Mahigit 50 OFW community leaders sa South Korea ang dumalo sa information drive para sa internet voting na inilunsad ng Commission on Elections at Department of Foreign Affairs sa Busan, South Korea. Meron pong tinatawag na pre-enrollment na kung saan mag-i-enroll yung ating OFW, kanyang device, ang kanyang biometrics, i-reconfirm yung kanyang registration upang kahit paano pag sa mismong boboto na sila doon sa 30 araw bago ang eleksyon natin sa Mayo 12. Target ng COMELEC ang 3 milyong bagong botante mula sa kasalukuyang 1 milyong registered voters. Noong 2022 elections, pinakamaraming bumoto ang OFW sa South Korea pero 2,900 lang ito nang kabuuang 4,517 registered voters dito. Ang challenge po, hindi lang po kasi dito sa Korea, kundi sa iba-iba pa hong mga bansa, ay una po, to educate Filipinos po. So yung voter education, both para sa registration po at para sa mismong pagboto, kailangan pong pag-igtingin po natin. May mga mungkahi naman ang ilang Filipino community leaders kaugnay ng registration at internet voting. After September 30, 2024, meron po bang mayroon pang hindi naka-register as overseas voter, possible po ba ma-extend? We should be wary of the hackers. But there are always precautions that can be done so we can avoid what the hackers might possibly be doing. Meron tayong tatlong kind ng authentication na ibibigay doon sa mismong botante. So ang importante dyan, hindi dapat sinashare yung mga password natin. At saka siyempre, yung sa biometrics, pagka nagpa-picture na yung ating mga OFW o yung ating mga Filipinos abroad. Bukas naman ang COMELEC na palawigin hanggang Nobyembre ang pagpaparehistro ng OFWs. Sa Hulyo, maglalabas ng bagong panuntunan ng COMELEC para naman sa mga kakandidato batay sa Fair Elections Act. Kabilang dito ang pagsumite ng 10 bagong litrato ng bawat kandidato na siya lamang gagamitin sa campaign materials. Kasi gusto namin maiwasan ang misrepresentation. Kung ito po talaga kayo ngayon at sa maganda at gwapong-gwapo, hindi ba mas maganda na yun ipapakita natin sa mga kababayan natin? Hindi yung mga 30 years ago o 40 years ago. Pag hindi po kayo tumatalikda o sumusunod sa patakaran ng COMELEC, iyan po ay magiging ground ng disqualification. Election offense po yan. Sa October 1 to 8 na ang paghahain ng kandidatura sa mga tatakbo sa halalan 2025. Kasama na rin sa ipag-uutos ng COMELEC sa mga kandidato ang pakikiisa sa environmental protection. Kasama na rito yung pag-uutos sa kanila na gumamit lang ng biodegradable materials sa kanila mga campaign materials. Gayun din yung pag-iwas na gumamit ng mga sound system na malalakas ang tunog sa kanilang pag-iikot o pangangampanya bilang konsiderasyon na rin sa mga senior citizens at mga bata na sensitibo sa maiingay na bagay. Sherian Torres, ABS-CBN News, Seoul, South Korea. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.